itinayo ang Eastern Artillery Pavilion 2 upang bantayan ang silangang bahagi ng Kuta pati na rin ang Beacon Tower. Tulad ng Eastern Artillery Pavilion 1, bukas ang Eastern Artillery Pavilion 2 sa labas na walang pader upang mapadali ang isang mas magandang tanawin ng lugar. Samantalang ang iba pang tatlong pavilion ng bantay ay napapalibutan ng mga pader para sa pinahusay na proteksyon. Kumpara sa Eastern Artillery Pavilion 1, na may third silid sa gilid, ang mga pader ng balwarte ay mas maikli, kaya ang Eastern Artillery Pavilion 2 ay itinayo bilang isang dalawang kwartong gusali sa gilid. Isang artillery pavilion, na tinatawag na pulo sa Korean, ay isang panlabas na nakaukit na istruktura na may pavilion. Sa loob kung saan naka-install ang artillery para gamitin sa pag-atake sa kaaway may mga canyon. Ang gun tower ay may advanced na uri ng pasilidad upang maiwasan ang mga kaaway na makalapit sa pader ng kastilyo. Ang bahagi ng pader ng kastilyo ay nakausli sa labas sa isang matambok na hugis. Ang mga gusali ay isinaayos katulad ng bastions ng Sowon Hwasong. Ang loob ng ikatlong palapag ay walang laman tulad ng Gang Simdo ng Sowon Hwasong at ang canyon ay nakatago sa loob. Ito ay isang pasilidad na idinisenyo upang salakayin ang mga dayuhang kaaway. Ang mas mababang 3-6 na tier ay gawa sa granite na bato, at ang itaas na bahagi ay gawa sa laryo. Isang kahoy na gusali ang itinayo sa itaas na palapag. Mayroong 5 artillery pavilion sa Sowon Hwasong Fortress. Karaniwan, ang sukat ay nadagdagan sa patag na lupa at ito ay nabawasan sa mga dalisdis. Ang artillery pavilion ng Sowon Hwasong ay itinayo na may iba't ibang laki at taas ng bawat palapag depende sa lupain at mga kondisyon sa paligid. Ang artillery pavilion ng Sowon Hwasong ay gawa sa mga brick, nagsisilbing lokasyon upang salakayin ang mga tao gamit ang artillery o canyon.